Hi mga kalakwatsa! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kazzy. And for this vlog, ayan tayo ay merong ituturong konti. Samahan niyo ako kasi ipaparegister natin tong car ko for Grab. So, nandito kami ngayon sa LTFRB and kasi 1 year na siya, so kailangan na siyang pakinabangan. Mahirap ang buhay ngayon. So, ayan, ang kailangan niyong gawin is mag-log on kayo dun sa website kung saan madadownload niyo tong mga forms na ito. Ayan, may picture pa, so huwag niyo nang tignan. Ayan, tapos, itong dalawang form na to, isa dun is yung franchising chuchu, yung merong power of attorney Keme. Tapos, isa is operator's data sheet. Tapos, ano to, kailangan naka-notarize. So, ito na panotaryo ko na to dun sa attorney kahapon. So, nakagas din ako ng 300 each. So, 600. So, yun. Tapos, meron din akong printed na, ano, then printed na picture ng aking car. For like, ayan, yung front, sides, back, blah, blah, blah. Ayan, kompleto. 5R. Tapos, yung ibang requirements, eh, syempre, nandun na yun dun sa website. So, ganun lang naman, proof of identity, exemption. Hindi ko pa alam yung ibang detalye kaya samahan niyo ako. Sana ma-document ko yung buong buong pangyayari ngayon kasi hindi ko alam kung mahahagard ako later, but let's see. Ang oras natin is 11:42 kasi dapat pumunta ako dito ng mga 7 pero tinamad ako gumising na umaga. Kaya yon, let's go. Bali, next step natin is dun sa LTFRB kasi nagpark ako actually is dun sa LTO. Tapos nakalagay dun is kailangan pa itong nakalagay sa orange na folder. So, yung mga pupunta dyan kasi hindi nakalagay yun sa website. So, pag nagpunta kayo dito, dapat meron na kayo ng orange na folder, something, ganyan, ganyan. Tapos, pati pala dapat yung appointment is naka-print out. Hindi ko naman pinrint yung sa akin kasi wala namang nakalagay dun sa website. So, yun nga. Bali, lahat pala is hindi lahat ng nasa website is totoo. So, kailangan is yun. Yeah, let's go. So, bali yan guys, update is dapat daw yung 4 na copies, akala ko photocopy lang. So, dapat daw original na notarize yung 4 copies. So, isa lang yung dalawa kaya let's go for another 3. And ayun, ito na meron na orange na folder. Kung ako sa inyo magdala na kayo ng ganito kung wala pa kasi hindi lahat ang nakalagay sa website is kumpleto kaya yun. Kasi papaprint ko pa yung email kaya ayun, next step tayo. Let's go. Bali guys, hindi ko alam kung pwede mag-vlog dito but yun. Kapag bago kayo, didiretso kayo dito sa door 2 na LTFRB. And then, ayun, okay na requirements ko. Tapos, dapat naka-staple siya. Flash ko na lang dyan sa screen yung requirements. Tapos, dapat naka-fastener siya. Ganun. Hindi nakalagay yun dun sa website, diba? So, di natin alam. Pero, actually, mura lang yung notaryo nila. Parang, 3 kasi yung pinanotaryo ko kasi meron akong isa. So, parang 250 lang siya. 3 na. Kasi yung pinanotaryo ko dun sa atin is like 300 for isa lang, ganun. Tapos, i-check nila rin kung naka-appointment ka. So, ako naka-appointment ako, verified. So, tapos na ako dun sa step 1, dun ako sa step 2. Vlog update pala mga kalakwatch. Nakalimutan ko mag-update kanina. So, tapos na kami sa step 1 and step 2. We're done on the payment. Yung payment is 820 pesos. So, pag pumunta kayo dito, mag-prepare na kayo ng cash. And then, yung cashier nila is until 4:30 PM only. So, medyo agahan nyo. Time check natin is mga 1 PM na today. So, and hindi ko alam kung ano yung next na process. Inaantay namin ngayon dito sa door 1 yung aming receipt. So, yun. Balitaan ko kayo later. Okay, so vlog update. Nakuha na namin yung aming receipt. And then, next na is papa-activate na siya dun sa Grab. Okay, dun sa may mga booth dito ng Grab and everything. So, tara. Let's go. So, bali lahat pala ng klase ng booth is nandito na. Meron silang Grab, meron silang auto, e-pick me up, hype. Lahat ng mga transport services meron sila. Pero, I chose Grab pa rin para famous char. So, balitan ko kayo sa mga next na procedure. Pero, yung TNPS sticker ko is babalikin ko siya after 30 working days kasama yung notice of hearing for provincial blah 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 authority. So sabi nila kapag activated na daw sa Grab, ang kailangan naman is may insurance for passengers. Tapos ayun, after that, pwede na tumakbo. Additionally ko pa pala yung insurance, pwede na daw kumuha. Ang babayaran doon is 2,600, good for 1 year na yon.
kailangan yung, pwede naman daw gamitin yung sa car ko, sa agent. Yun nga lang, kailangan i-make sure na yung PAMI na ibibigay nila is accredited ng Grab. Kasi kapag hindi siya accredited, hindi siya tatanggapin. So, ayun. Kaya tatawagan ko yung agent ko regarding that. So, time check, it's 2 p.m. and tapos na ako, nakakuha na ako ng endorsement from Grab. Remember, after nyo makuha yung case number nyo, is punta kayo dun sa booth kasi nagbibigay sila dun ng endorsement from Grab. Saka sinasabi na nila dun yung requirements na kailangan nyo dalhin sa Grab. So, yung sa akin, since yung driver ko is existing Grab, kailangan niya pa ng additional na clearance exit galing dun sa dati niyang operator. Tapos, ayan, meron mga info sheet, kailangan may fill up. Then, ang requirements ng driver is NBI and then professional driver's license. So, baka next week na kami pumunta ng Grab. Hindi ko alam kung ma-update ko kayo or part 2 na ng vlog yun. Kaya, dito na lang muna. Yung mga pictures, hindi pa siya kailangan sa hearing pa daw. Pero, okay na rin na nakapag-print tayo habang maaga. So, ayun, uwi na tayo for now. And, ayun, nanag-assos ko lahat. Bali, 820 plus 250 na notaryo plus mga Xerox chuchu. Mga magkano kaya yun? Siguro mga 1.5 din yung nag-assos ko. Nasa 1.5 or almost 2K. Safe na yun. Parang sobra na yun. Kaya, ayun. Ganito na lang muna. Punta na ako sa parking area and salamat sa mga nanood. Like, comment, and subscribe. Abangan nyo lang yung part 2 para dun sa Grab registration natin. Ito muna yung sa case number and everything. Thank you for watching. See you next week. Bye-bye.